Si Monkey D. Garp, ang hero ng mga Marines, ay natalo nga at eventually, mamamatay sa kamay ni Aokiji at ng mga Blackbeard Pirates. Pero despite sa nangyari, makita natin kung gaano siya kalakas. Considering sa kanyang edad, kinalaban niya nga ang Yonko level crew kasama ang Admiral level na si Aokiji while taking damage. Nakita din natin na hinagis niya lang ang giant na si San Juan Wolf. Nagawa niya ding i-block ang malakas na atake ni Vasco Shet gamit ng mga patay ng mga katawan ng mga Blackbirdsmen at itinapon niya ito bilang counter-attack. Pero ang nakakagulat, ginawa niya yun na mag-isa while pero naoprotektahan niya ang lahat. Sa latest chapter 1088 nga ng One Piece, makikita natin ang susunod na pangyayari kung saan ginamit ni Pizarro ang kanyang island fruit para wasakin ang barko nila Garp na paalis na sa island. Sa sobrang laki nga ng kamay nito, ay baliwala lang ang kanilang mga pag-atake. Kaya naman, tinanong ni Kobe si Garp kung ano ang kanilang gagawin. Makikita natin dito na nakahiga pa rin si Garp gawa ng sabayang pag-atake nila ni Aokiji. Sinabi nga ni Garp sa top 3 sword member na si Groose, Helmepo at Kobe na kaya nilang iligtas ang lahat. Si Kobe nga daw ang wawasak sa malaking kamay. Si Groose naman ang sasalo sa mga debris para maprotektahan ang barko. At si Helmepo naman ang kakover sa kanilang dalawa. And then makikita natin si Garp dito kung saan gumawa siya ng distraction para makagalaw na itong si Kobe at Groose. At considering na malubha yung injury ni Garp, lalo pat nasaksak ito ni Shiryu, at sa matinding labanan nila ni Aokiji ay makikita natin kung gaano pa rin siya kalakas. Tinanong nga ni Aokiji si Garp kung saan daw siya pupunta sa ganyang kalalang injury. Pero ginulat ni Garp si Aokiji sa mabilis niyang atake at bumaon nga ito sa lupa. Kasunod nito, makikita natin ang Malazenitsu na bilis ni Garp papunta sa Hachinosa Skull na kinokontrol ni Pizarro. At inatake niya nga ito gamit ang kanyang malakas na Galaxy Divide na humati sa mismong skull ng Hachinosa. Kaya makikita natin dito na hindi lang bilis at agility ang meron si Garp kundi ang overpower na suntok nito. Napuruhan nga ng husto ang original body ni Pizarro sa malakas na atake ni Garp. Dahil din dito, nagkaroon ng opening si Kobe para masira niya ang malaking kamay ni Pizarro. Pero before ito mangyari, ay nagkaroon nga ng flashback si Garp kung saan sa time na tinitraining ni Garp ang batang si Kobe at Helmepo. At sinabi dito ni Helmepo kay Garp kung bakit nagtitraining si Kobe ng mag-isa. Ginagawa niya nga daw 200 times na mas mahirap ang kanyang training to the point na halos mabali na ang kanyang mga kamay kasi alam niya sa sarili niya na normal na tao lang siya at walang special talent. And then, ginagaya din ni Kobe ang training nila Garp at Kuzan kung saan sinusuntok niya ng walang katapusan ang battleship bag. Going back sa present, before atakihin ni Kobe ang kamay ni Pizarro, sinabi nga ni Garp na para lang itong langgam sa kamay ni Kobe kasi alam mismo ni Garp ang tunay na lakas at full potential ni Kobe. Ang lahat nga ay napatingin at nag-aalala kung kakayanin ba ito ni Kobe. At dito nga, makikita natin ang sobrang lakas na atake ni Kobe na tinatawag niyang Honesty Impact. So sobrang lakas nga ng atake ni Kobe ay talagang nahati ang higanting kamay ni Pizarro at nagresulta ito ng mga debris papunta sa barko nila Garp at sinalo nga ito ni Groose gamit ang kanyang Clay Devil Fruit. At sa tulong din ni Helmepo, matagumpay silang nakabalik sa barko kasama si Kobe. Ngunit sinabi nga ni Garp na umalis na lang sila sa island at gagawa na lang siya ng paraan para makatakas. Ang importante daw kasi para sa kanya ay ligtas silang lahat. Parang konektado ito sa philosophy ni Garp sa noonang panel kung saan tinanong niya nga ang kanyang mga estudyante na kung sakaling meron isang bata at matanda na na-stranded sa isang island at may dala silang isang bangka at isang tao lang ang pwede nilang mailigtas, sino daw ang pipiliin nila, ang matanda o bata? Sumagot nga nito si Kobe at sinabi niyang bababa na lang daw siya para parehos na mailigtas ang bata at matanda. Pero hindi nga sumang-ayon dito si Garp. Sinabi niya na ang dapat iligtas ay ang bata dahil pinoprotektahan ng Marines ang future ng mga tao. Kaya siguro nagpaiwan si Garp kasi gusto niyang protektahan ang mga bata, which is ang philosophy niya na protektahan ang future ng mga Marines. Dito nga mapapansin natin si Garp na tumatawa lang. Makikita din natin na natalo nga si Garp at may tuhog ito sa kanyang dibdib. Sa last panel nga ng chapter, sinabi nga na nakauwi na sila Kobe na ligtas. Habang si Garp naman ay nananatiling unknown ang sitwasyon. Sa kabilang banda, makikita natin ang mga barko ng Marines kung saan papunta ito sa Egghead Island kung saan andun sila Luffy. Although halatang talo nga si Garp, hindi pa totally sure na patay na siya. Kung papansinin kasi natin sa tuhog ni Garp, posibleng same spot ito kung saan tumama ang atake ni Shiryu. At baka sinadya ito ni Aokiji para i-freeze ito upang huminto ang pag-agos ng dugo. Knowing Aokiji, hindi ito coincidence para sa akin. Kasi kung maaalala nyo nga, ganyan din yung ginawa niya sa higanting si Sol sa Ohara, kung saan finish niya nga ito, pero eventually ay nakasurvive din. Alalahanin din natin na si Aokiji ay former student ni Garp at isang former admiral. Mataas ang possibility na baka spy lang siya sa mga Blackbeard Pirates at kasabot pa rin siya ng mga Marines. Parang sa case lang siguro ni Itachi ng Naruto, kung saan pinutanayan niya nga ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa buong clan member niya, except kay Sasuke. Malay natin ganun din ang nangyari kay Aokiji. Despite na pinatunayan niya na ang kanyang sarili sa Blackbeard Pirates, ay hindi pa rin natin alam kung ano ang kanyang tunay na intensyon. Besides, sinabi din sa last panel na ang sitwasyon ni Garp ay still unknown. Pero paano naman kung pinatay nila si Garp? Ano kaya ang magiging reaction ni Luffy? Kaya naman, excited ako malaman kung anong susunod na mangyayari dito. Kasi kung maaalala natin, nung namatay si Ace sa harap ni Luffy,
Yun ang isa sa mga nag-push kay Luffy na mas maging malakas pa after timeskip. At hindi rin ito lalayo sa sitwasyon ni Kobe kapag namatay nga si Garp. Nakita nga natin ang lakas at potensyal ni Kobe kung saan gumamit nga siya ng advanced armament haki o posibleng Conqueror's haki. Kaya baka next time na makita natin si Kobe ay baka pang Fleet Admiral na ang kanyang lakas. Ikaw, ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari? I-comment mo na yan below.